when you come through. Four skies, I've been going way too out of myself. Hey, what's up? Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako, ang inyong baby boy. At ito ang kwento ng buhay nyo. At magbabahagi na naman tayo ng isa na naman buhay ang ating matutunghayan ngayon. At so ating malalaman kung ano naman ba yung nilalaman ng kanyang liham at ating pagbabahibahaginan. At meron tayong matutunan sa kanyang buhay at makatulong tayo sa kanya. Ayan. Maraming salamat po sa nagpapadala ng liham at patuloy po kayo magpadala ng inyong mga istorya ng buhay upang maibahagi natin sa mga ating mga viewers at sa mga subscriber natin. So maraming salamat po. At huwag na natin patagalin at magbasa na tayo ng liham niya. And so ito na po at ating sisimulan. Natin na pong simulan ang ating letter sender ngayong araw na ito ay si Inday. Inday daw yung mga lina. So simulan na natin yung ating liham at ating basahin. Ayan, upang meron tayong matutunan sa buhay niya. Ayan, maraming salamat po. At ito na, atin ang sisimulan. Magandang araw sa iyo, Mr. Baby Boy. At sa lahat ng iyong manonood. Actually, wala ako talaga sa hilig sa mga ganitong ganap sa mga social media. Pero dahil inikayat ako ng aking kaibigan na tagahanga mo na panoorin ko daw ang vlog mo, ay pumayag na rin ako upang i-share at ikwento ang buhay ko. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Inday. Single man po ako na taga Marikina. Gusto ko lang i-share ang minsan masalimuot kong buhay na naging masaya at maayos na ngayon. Namulat ako sa buhay na hindi ganong karangya. Panganay ako at apat kaming magkakapatid na lahat ay babae. Tanging ang aking ama lamang ang naghahanap buhay noon, kaya kulang pa sa amin ang kinikita ni Papa. Dahil sa kahirapan sa buhay, nagsumikap kaming magkakapatid na makapag-aral ng mabuti upang sa ganon magkaroon kami ng mas maayos na buhay at makaahon sa kung ano ang sitwasyon namin noon. Scholar ako nung high school, kaya naman hindi gaanong nahirapan si Papa sa aking pag-aaral. Nung magkolehiyo na ako, naging scholar pa din ako sa universidad na pinasukan ko. Nag-aral ako ng kolehiyo sa STI at sa awa ng Diyos ay natapos ko ang aking kurso. At taong 2004, nang maisipan kong maghanap ng magandang trabaho upang makatulong kay Papa para makatapos din sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Agad naman akong nakahanap at nakapasok ako bilang sekretary sa isang magandang company sa Quezon City. Noon naging magaan kay Papa ang mga gastusin dahil ang sahod ko ay ginagastos ko sa bahay at sa pangangailangan ng aking mga kapatid. Naging breadwinner ako sa pamilya ko taong 2005. Di ko akalain na sa taong ito magbabago ang lahat, ang takbo ng buhay ko.
dito ko pala nakilala ang lalaking makakapagpabago ng takbo ng buhay ko. Tawagin nyo na lang na natin siya sa pangalang Dodong. Si Dodong ay nagtatrabaho sa Starbucks. At noon ay malapit na, malapit sa aming kampanya. Matalik siyang kaibigan ng aking opisina. Kaya naman, nung pinakilala kami sa isa't isa, ay di maikakaila na may pagtingin na siya sa akin. Naging malapit kami sa isa't isa ni Dodong at walang sawa siyang nag-aantay sa akin kapag galing ako sa trabaho. Mga ilang buwan pa ang lumipas ay nanligaw na nga si Dodong sa akin. Pero pinagtapat ko sa kanya na hindi ko siya pwedeng i-priority dahil nga hindi ko pa siya may papakilala kay Papa, pumayag naman siya. At dahil nahulog na din ako, nahulog na din ang loob ko, sinagot ko si Dodong. Nung una, inilihim namin ng aming relasyon sa aming pamilya. Dahil alam ko na madidisappoint lang sa akin si Papa. Taong 2006, isang taon na ang aming relasyon. Pinakilala na ako ni Dodong sa kanyang pamilya at noon ay naninirahan sa Fairview. Nag-iisang anak pala si Dodong, kaya naman ganun na lang sila ka-close ng kanyang mama. Taong 2007, kinausap ako ni Dodong kung pwede ay ipagtapat na sa pamilya ko ang aming relasyon. Pero natatakot pa din ako sa magiging reaksyon ni Papa. Kaya naman, sinabihan ko si Dodong na ako na lang ang magtatapat kay Papa ng aming relasyon. Pag-uwi ko ng bahay ay lakas loob kong kinausap si Papa sa salas namin. At dun nga ay pinagtapat ko na may nobyo na ako. Nagulat ako sa naging tugon ni Papa. Hindi ko sukat akalain na ganito ang sasabihin niya sa akin. Sige, kung gusto mo, iligpit mo na lahat ang gamit mo at sumama ka na lang sa lalaking yan. Yan ang sabi ng Papa ko. Wala akong magawa kundi umiyak. Ilang araw, buwan din kaming hindi nagkita ni Dodong dahil ayaw kong magalit sa akin si Papa. Pero iba pala talaga pag puso ang nagdesisyon. Hindi mo mapipigilan. Taong 2007, pinili kong sumama kay Dodong. Nilisan ko ang aming bahay at nakipaglibin ako kay Dodong. Hindi ko alam kung tama ba o mali ang desisyon ko. Pero ang alam ko, sa oras na yon ay masaya ako sa piling ni Dodong. Tumira kami sa bahay nila kasama ng kanyang mama. Ang ama ni Dodong ay nasa ibang lugar naghahanap buhay. Halos 2 taon na lumipas na hindi ako kinakausap ni Papa. Tanging mga kapatid ko lang ang aking kinakausap dahil kahit magkasama kami ni Dodong ay nagbibigay din ako sa mga kapatid ko. Nung una, naging maayos naman ang pagkasama namin. Kasama ang kanyang ina, pero nung nagtagal ay lumabas din ang tunay na kulay. Madalas na kaming nagtatalo ni Dodong dahil
dahil din sa araw-araw na pakikialam sa amin ng kanyang ina. Pero mas iniintindi ko sila dahil mahal ko si Dudong. Taong 2009 nang malaman namin na buntis ako. Buong akala ko ito na ang mas magbubuklod sa aming dalawa, pero nagkamali ako. Napilitan akong tumigil sa trabaho dahil naging maselan ang aking pagbubuntis. At si Dudong na lang ang nagtatrabaho, kaya naman madalas na kaming mag-away. Madalas na kasi siyang umuwi ng gabing-gabi, kaya pag inaway ko siya ay awayin din ako ng mama niya. Kinukusinti pa niya ito. At dumating kami sa puntong habang buntis ako ay nagbuhay siya na parang binata. Uuwi siya kung kailan niya gusto at palaging nakadepende sa mama niya. Hanggang sa manganak na ako. Akala ko magbabago na siya, pero nagkamali ako. Dahil kahit nanganak na ako, ganun pa din siya. Nararamdaman kong parang baliwala lang kami sa kanya. Wala na din ang dating sweetness niya. Hindi niya na din magawang alagaan man lang ang baby namin pag oras na wala siyang trabaho. Ang lagi niya sinasabi, andyan naman daw ang mama niya. Ang sakit lang, baby boy. Na nagsasama nga kayo, pero parang wala ka lang sa buhay niya. Pero dahil sa wala na akong pera, dahil wala na akong trabaho, mula nang nabuntis ako, tiniis ko ang lahat. Pero napapagod din ako. San ka po ba makakita na ako na ang asawa pero sa mama pa niya? Siya nagbibigay ng kanyang sweldo. Ang dahilan niya, nasa bahay lang daw naman ako. At mama naman daw niya ang gumagawa ng lahat dahil nga bagong panganak ako. Tumagal yung ganong setup namin hanggang sa mag-isang taon na ang anak namin. Ang sabi ko sa kanya, ituring mo naman akong asawa mo dahil hindi naman ako yaya lang ng anak mo. Pero nanghina ako sa sagot niya sa akin. Kung ayaw ko daw ng ganong setup ay lumayas na lang ako. Sobrang depressed na ako that time at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Pero kinaumagahan, habang nasa trabaho si Dudong, inimpake ko lahat ng gamit namin at ayun nga, umalis kami ng bahay nang di alam kung saan ang patutunguhan. Hindi kami pinigilan ng kanyang mama. Sumakay kami ng anak ko sa isang bus papuntang Pasay. Hindi ko kasi alam kung saan ako pupunta. Sa totoo lang, nahiya ako umuwi sa pamilya ko. Hanggang sa magagabi na wala akong sapat na pera para tumuloy kami ng anak ko sa isang hotel. Kaya kahit masakit sa dibdib ko, sa ilalim kami ng tulay, natulog ng anak ko. Buong akala ko, tatawagan at hahanapin kami ni Dudong. Lumipas ang isang linggo, niwala man lang Dudong na nagparamdam sa akin. At yun ang lalong nagpahina sa akin. Halos mabaliw na ako sa sitwasyon ko, baby boy. Halos lutang na ang isip ko. Dumating yung time na habang nasa tulay kami, nagkasakit ang anak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil wala na akong pera. Sobrang awang-awa ako sa anak ko, kaya inisip kong magpunta kay Papa.
umuwi ako sa bahay. Nang walang kasiguraduhan kung tatanggapin ba ako ng pamilya ko. Nagulat silang lahat sa itsura namin ng anak ko. Kinuwento ko sa kanila lahat ng nangyari at galit na galit. At galit na galit sila kay Dudong. Tinanggap ako ni Papa. At sobrang saya ko. Lahat ng time na yon, dahil sa kabila ng nagawa kong disappointment sa pamilya ko, ay pinatawad naman nila ako. At mula noon, wala akong natanggap na kahit anong suporta kay Dudong. Ilang taon nang lumipas, 2 taon na ang anak namin, nung nagdesisyon ako maghanap ulit ng trabaho. Nagsumikap ulit ako para mabuhay ako at maging maayos ang buhay ko at ng anak ko. At para makatulong ulit kina Papa. Nakahanap naman po ako ng trabaho. Mula noon, nagsumikap akong itaguyod mag-isa ang anak ko kahit mahirap. Dumating yung time na naisip ko pa din si Dudong. Pag nakikita ko ang anak ko, naiiyak na lang ako. Dahil hindi ko nabigyan ng buong pamilya ang anak ko. Pero binubusog naman namin siya ng kasama ng pamilya ko ng pagmamahal. At taong 2015 nang nag-aral na ang anak ko, sobrang nakaka-proud kasi lumaki siyang mabait at matalinong bata. Minsan naghahanap at nagtatanong siya kung sino at saan ang kanyang papa, at yun ang lalong nagpapahina sa akin. Tinatawagan ko si Dudong baby boy, at kinalimutan ko ang lahat ng sakit alang-alang sa anak namin. Ang sabi ko sa kanya, nais siya makilala ng bata. Laking gulat ko baby boy dahil may asawa at anak na pala siya ng panahong iyon. Pero pumayag naman siya na dalhin ko sa kanila ang anak namin para magkita na sila. Dinala ko ang anak namin sa kanya baby boy. Nilunok ko lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko alang-alang sa anak ko. Nag-usap kami at nakipag-ayos na ako. Naisip kong mas mabuti na din ang kalimutan namin ang nakaraan para sa anak namin upang gumaan. Gumaan na din ang bigat na nararamdaman ng dibdib ko. Nagkaroon kami ng kasunduan na pwede niyang kunin ang anak namin isang beses sa isang linggo. At pumayag ako, baby boy, para sa bata. Sinabi ko na din sa papa ko na kahit labag sa loob ni papa ay sumang-ayon na din ako para sa apo niyang sabik sa ama. Magaan sa dibdib ang patawad at kalimutan ang lahat ng sakit ng nakaraan, baby boy. Mas binibless ka ni Lord kapag ginawa mo yung bagay na yon. At ngayong taon, 2020, 10 taon na ang anak ko. Ako naman po ay may magandang trabaho sa isang malaking kampanya, bagamat hanggang ngayon ay wala pa rin kapalit si Dudong sa buhay ko, pero masasabi kong masayang-masaya pa din ako. Masayang-masaya ang puso ko dahil sa anak ko at sa pamilya ko. Hindi ko pa man sinasarado ang puso ko, pero sana kung darating na yung time na yon, ay
kaya niyang tanggapin ang anak ko at ang aking nakaraan. Hanggang dito na lang po, Mr. Baby Boy, at sa sana po, sa lahat po ng mga katulad ko, ang sitwasyon ay na-inspire ko kayo sa kwento ko. Maraming maraming salamat po. God bless you more and more power sa inyong programa. Maraming salamat po, Ma'am, Miss, o Ma'am Inday. Yan. So, tawagin na lang natin siya sa pangalang Inday. Yan. Maraming maraming salamat po sa pagpapadala nyo ng inyong liham at istorya ng inyong buhay dito sa Baby Boy, ang kwento ng buhay nyo. At ako ay natutuwa sa inyong buhay. Maganda, sarap basahin, sarap hinggan ang buhay nyo kasi ayun nga, malungkot pero masaya na hindi natin alam. At sa inyong mga pinagdaanan ng nakaraan, alam ko kung gaano kasakit yung mga ganang bagay. Kung paano ka, at saka hindi biro ang isang pamilya. At mahirap kasi yung makipag-live-in ka lang eh. Dapat bago ka makipag-sumama o makipag-isang bubong sa isang lalaki o sa isang babae, ay kayo ay kasal. Importante at mahalaga ang kasal sa isang relasyon kasi legal kayo, may bindisyon kayo at hindi biro ang mag-asawa lalo na kung mayroon kang biyanan na mahirap pakisamahan, na mahirap ang ugali na bayan na ayaw sa'yo, o mahirap tumira sa isang bahay na kasama ang iyong biyanan. Kahit pagano kabait yung biyanan mo, ang hirap tumira sa isang bahay na kasama mo ang iyong biyanan. Kahit pasabihin natin na solong anak yung lalaki at yung asawa nyo, kasi hindi niya kayang iwan yung bahay, yung nanay niya, kasi solong anak lang siya. O naiintindihan natin, pero sobrang hirap. Bihira lang po ang nakakatigil o nakakatiis sa mag-asawa na kasama ang biyanan sa bahay. Mahirap makisama, mahirap ang oras, sobrang hirap. Hindi ko man naranasan pa, pero yung may mga sitwasyon akong nakikita na mahirap talaga. At ako ay hanga sa kanyong katatagan kasi tumagal kayo ng ilang pantaon alang-alang sa pagmamahal nyo sa asawa nyo, o alang-alang sa pagmamahal nyo sa partner nyo, o alang-alang sa pagmamahal nyo sa anak nyo. At minsan hindi rin talaga sapat na ang bata eh para sa isang relasyon upang mag-stay ang isang relasyon na sasabihin mo alang-alang sa bata, alang-alang sa anak mo. Ganyan. Mahirap kasi kagaya niyan. Akala niyo magiging okay na lahat kapag nagkaanak na kayo. Kapag hindi ka talaga mahal ng isang tao, may anak ka man o wala, hindi kanya mahal. May anak ka man o wala, iiwan ka niyan. At ako ay nalulungkot kung baano kayo nalulungkot dahil gusto niyo na magkaroon ng buong pamilya ang anak niyo. Ganun talaga. Kailangan niyong tanggapin. Hanga ako sa katapangan nyo kung paano nyo pinatawad yung inyong asawa, kung paano nyo gustong maging open yung anak nyo sa inyong partner, sa tatay niya. Kasi bilang isang ina, saludo ako sa inyo kasi karapatan ng bata na malaman ng kanyang ama. Magising, gumising sa kanyang pagkatao na ito yung papa niya. At
hindi biro ang magtaguyod ng isang pamilya, ng isang anak, lalo na't wala kang kapartner sa buhay, may time na pagod na kayo, na magtrabaho, may time na parang gusto nyo ng sumuko, pero alam ko, yung anak nyo nagiging kalakasan nyo sa buhay sa araw-araw upang mas talong lumaban. Ibibless pa kayo ni Lord dahil pinatawad nyo ang inyong asawa, ang inyong partner, at kayo ay nagsisika para sa inyong anak. And maraming blessing kayo matatanggap kay Lord kasi hindi kayo nagtalim na sama ng loob dun sa tao. Ganun eh, kapag ikaw sinaktan ang nagrabyado ng isang tao, huwag na huwag kang gaganti, huwag na huwag kang magtatanim ng sama ng loob, huwag na huwag kang gagawa ng bagay na ikasasamaan niya. Salip ay ipanalangin nyo at kayo magpatawad dahil kapag ikaw ay gumanti ng masama sa taong gumawa sa iyo ng masama, wala nang hindi na mababalid yung blessing ni Lord para sa iyo. Kasi ikaw na bilang tao ang naghiganti doon sa tao na kasakit sa iyo. Ibigay mo sa Diyos yung paghihiganti na dapat ibigay ng Diyos para sa iyo, at habang sa ganun ay ibibless ka ng Diyos ng dapat nararapat na blessing para sa iyo. Pero pag ikaw ang naghiganti doon sa tao na nakit sa iyo, mapuputol yung blessing na dapat ay uulan para sa iyo. At magpasalamat tayo kasi baka hindi siya talaga nakalaan para sa inyo po. May hirap mabuhay araw-araw na kapisan mo ang lalaki hindi nakatadhana para sa iyo kasi puro hirap lang, puro sakit lang. Magaling na yung umalis na kayo agad at kayo ay namuhay ng sarili nyo. O di, matagal nang nawala yung pain sa dibdib nyo. Pero kung kayo, mas binili nyo pa rin nag-stay, pinagsiksikan nyo yung sarili nyo doon sa taong hindi na kayo mahal, wala na kayong halaga sa kanya, kayo yung talo. Kayo yung nahihirapan. Kayo yung laging nasasaktan. Pero ginawa nyo agad na umalis doon sa taong yon, you're free. Mabilis kinakapagpatawad kahit masakit, kahit na nandyan pa rin siya. Hindi naman niya ganun kaalis, kadaling maalis eh, kasi bahagi siya ng nakaraan mo eh. Lalo na kung sobra mo siyang minahal at sobra mo siyang mahal. Natural lang yan. Pero as day goes by, mawawala din po yan. At proud ako sa inyo bilang isang single mom, bilang isang anak at kapatid na tumutulong sa pamilya nyo. Yan, maraming maraming salamat po. At sana dumami pa ang katulad yung breadwinner sa pamilya. At alam ko nakapakatapang nyo kasi bihira talaga yung mga, saludo ako sa mga breadwinner na anak na tumutulong ng gusto sa mga magulang upang maitaguyod ang pamilya. At sana ay magkaroon po ng mas maayos na kalusugan ng inyong anak, at ganoon din po kayo, magkaroon kayo ng maayos na kalusugan upang mabless pa kayo ni Lord at upang mabigyan nyo ng mas maayos pa lalong buhay ang inyong anak. Alam kong lalaki siyang maayos na bata. Ayan. Hindi man buo ang kanyang pamilya, alam kong kagaya na sabi nyo, punong-puno yung lahat. Kaya nyo ibigay yung pagmamahal na deserve niya. Kasi kahit man dumating sa point na hindi man siya maging hindi man magpakama ng maayos yung tatay niya, lagi niyong tandaan na kahit kailan hindi kayo pinababayaan ng inyong nag-iisang ama. Hindi siya pababayaan ng nag-iisa niyang ama kasi yung mga magulang natin dito, nanay tatay natin dito sa lupa ay halos parang temporary mother, temporary father lang natin sila dito. Pero isa lang ang totoo nating ama, isa lang ang totoo nating magulang, yan ay ang Diyos. Na kahit anong mangyari, hindi ka man mahal ng magulang mo, hindi ka man hindi man maging totoong tatay o nanay yung mga magulang mo sa'yo, meron kang isang ama na nagbigay sa'yo ng hininga, nagbigay sa'yo ng buhay, na siyang nagmamahal sa'yo ng totoo. Dumating man yung araw na maglong ka sa pagmamahal ng magulang mo, ng nanay mo, ng tatay mo, doon ka lagi magpasalamat sa walang sawang nagmamahal sa'yo ng lubos.
ng panghabang buhay. Yan ay ang Diyos. At maraming maraming salamat po sa inyong buhay, sa inyong binahagi sa amin. Napaka ano po ng istorya nyo. Ako'y natutuwa sa inyong pag-abala upang magpadala ng liham sa akin upang ma-share sa ating mga viewers. Maraming 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 salamat po, Ma'am Inday. Yan. So, kay Dudong naman, sana... Dudong. Yan. Total may pamilya na siya. And then, sana maging mabuti siyang ama para sa kanyang pamilya. At alam ko hindi na kayo makakahanap ng isang Dudong. Higit pa at masigit pa sa Dudong na nakilala nyo dati. Yung hindi na kayo sasaktan, hindi na kayo iiwan. Maraming maraming salamat po. Ay, pagpalain po kayo ng Diyos. Mahal po kayo ng Diyos. O, lagi nyo pong tatandaan na hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga buhay na inyong pinagdaanan sa buhay. Ay, alam ko yan ay naging katatagan nyo, naging kalakasan nyo sa kung ano man ay meron kayo ngayon, sa kung sino man kayo ngayon ay bahagi ng inyong nakaraan, ay malaking bahagi ng inyong nakaraan ay siyang daladala nyo ngayon at nagpapatatag sa inyong buhay, sa inyong pagkatao. Maraming maraming salamat po. At ito ang inyong baby boy. Sa mga gusto magpadala pa ng liham, advice nyo, kung gusto nyo mag-advise kay Ma'am Inday, mag-comment lang po kayo. At sa mga hello sa mga TikTokers dyan, sa mga TikTok babies, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-views at mga nag-heart sa mga videos ko. Yan, sa mga patuloy na magsasubscribe sa channel na to. Mahal kayo ng Diyos at ito ang inyong baby boy. Ito ang kwento ng buhay nyo. God bless.